napatay na, gaano man kataas yung antas nila o position, ay haram. At hindi lang haram yan na shirk. Bagus ito ay shirk akbar at nagpapalabas sa Islam, nagpapamurtad. Nagpapamurtad, nagpapa-invalid ng pagka-Muslim. Kabilang sa mga nullifiers ng Islam. Nawaqidhu al-Islam. At inshallah, kapag may time tayo, kukunin natin yung mga nakakasira ng Islam. Kasi maraming sa mga atin na mga Pilipino, hindi na ako magbanggit ng ibang lahi. Marami na palagi nilang pinagbabasihan yung kanilang pagka-Muslim sa kanilang tribo, sa kanilang lahi, sa kanilang dugo, sa kanilang mga magulang, mga ninuno. Yes, alhamdulillah. Salamat tayo sa Allah dahil pinanganak tayo, kayo, na mga Muslim. At originally, yung mga balik ng Islam, nung sila ipinanganak, bago sila binyagan o pabinyagan nilang kanilang mga magulang, pinanganak man sila sa Islam. Pinatunayan mismo yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na mutafakun alaihi hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi au yusharikanihi sa isang riwayah. Lahat ng mga sanggol ipinanganak na siya ay nasa fitra at yun yung Islam. Tafsir ng mga salaf. Fitrat Allahi lati fataran nasa alaiha. Na tabdila li khalqillah. Ngunit yung kanyang mga magulang ang nagpahudyo sa kanya, nagpa-Kristiyano sa kanya sa pamamagitan ng pagbinyag. O di kaya ay nagpa-magyano sa kanya. Yung pagsamba sa ano yung magyans, majus, sumasamba sa apoy. O di kaya ay aw yusharrikanihi, nagpa-mushrik sa kanya. So walang kasalanan yung bata doon. Pero pagdating niya ng puberty, dapat alamin niya ang Islam at karapatan ng Allah. Na pinagbabatayan nila yung kanilang pagiging Muslim sa tribo, sa dugo, na kahit pupunta ka sa RHU, hospital, wala mang dugong Muslim. Kahit yung royal blood, literally, royal blood, ibig sabihin dugong bughaw, pula man ang dugo. Astagfirullah. Type A, type B, type O. AB. Negative, mayroon pang A negative, no? So dito tayo sa manhaj ilmi, hindi yan pagbabatayan ng pagiging Muslim. Sapagkat may mga gawain na mismo ang Quran at Sunnah, ang Allah mismo ang nagsabing ay nakakasira ng pagiging Muslim. Kagaya sa sinabi ng Allah, babalik natin binabanggit dito yung ayah sa Surah Az-Zumar. Example lang yun, mismo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi doon? Walakad uhya ilayka wa ila alladhina min qablika la nahsharaka la hamatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, kapag gumawa ka ng shirk, masisira lahat ng iyong mga amal salih at tiyak na mapapabilang ka sa mga lugi yawm al-qiyamah. Kapag gayon, anong nakakasira ng pagiging Muslim yon? Sa pinakadakilang propeta kapag siya ay nag-shirk. Paano pa kayong hindi propeta? Subhanallah. Sa mga ambi alayhi musallam, pagkatapos na binanggit ng Allah yung mga ambi alayhi musallam, yung iilan doon, 18 sila kung hindi ako nagkakamali at pinuris na ng Allah, pati yung kanilang mga salinahi, ano sinabi ng Allah? Walau asyaratu lahabita anhu makanu ya'manu. Kung sila ay mag-shirk, yung mga propetang yun, masisira yung kanilang mga amasal na palagi nilang ginagawa. So mayroon palang nakakasira sa Islam, dapat nating malaman. At kabilang dito yung paghingi ng syafa'a sa mga patay na. Kahit nabi pa yun, kahit rasul, kahit wali, kahit awliya, kahit mga kahit sa mga malaika. Ngayon, buhay pa tayo, at ang mga malaika, bawat humingi ng syafa'a sa kanila. Doon lang yan yung makiya mga mangyari. Kasi pwede humingi ng syafa'a sa tao na hadir, yung nasa harap mo. O di kaya mong tawagan, at kaya niyang gawin yun, at walang haram, at walang nababangga, at walang injustice doon. Kaya nang bagit natin kayo na syurot or conditions upang maging tama yung syafa'a sa pangmakamundong mga transaksyon na. Yan yung pang-apat na masala. Panglimang masala, ang syafa'a sa araw ng paghukom, yung maqiyama, ang Allah, siya ang magpapahintulot sa siyam na klase ng mga nilikha na mag-syafa'a. Kapag sila kinalugdan, pinahintulutan ng Allah at kinalugdan ng Allah yung taong isya-syafa'a niya or nila ng mga mag-syafa'a na yun.
Wadih? Nah. Pang-anim, ang syafa'ah o pamamagitan, intercession, na tatanggapin ng Allah sa araw ng paghukom ay dalawang uri. Una, syafa'atun khasatun lin Nabiye sallallahu alayhi wasallam. Ito ay espesyal, natatangi lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Una, syafa'atuhu li jami'in nas yawm al-qiyamah. Muslimuhum wa muslimihim wa kafirihim. Ang syafa'anya sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga tao musliman at mga hindi muslim. At ito ang tinawag na o tinatawag na asy-syafa'atul 'uzma, ang pinakadakilang syafa'ah. At tinatawag ding al-maqamul mahmud, yung kapuri-puring posisyon o antas na kahit si Ibrahim alaihi salam at ang lahat ng mga propeta ay pupurihin siya doon. At yan yung sinabi ng Allah sa Quran sa Surat al-Isra na وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. At mula sa mga bahagi ng gabi, ikay magtahajjud, magsala ng tahajjud. Bihi, sa pamamagitan ng pagbigkas o pagbabasa ng Quran. عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ, upang ikay buhayin ng Allah at itanghal doon sa kapuri-puring makam. Ano yung makam na yun? Yun yung magsyafa'as, yan ang syafa'a na upang ang Allah ay magsyafa'as sa mga nilikha, Muslim at hindi Muslim. Bakit gayon? Dahil pagdating ng Yawmul Qiyama, gaano katagal ang Yawmul Qiyama? Gaano katagal ang Yawmul Qiyama? Ang araw ng paghukom, gaano katagal ka, Mick? Ha? Anong dalil? Ang araw ng paghukom ay ilang araw? Isang araw lang siya. Pero ang tagal niya ay katumbas ng ilang taon? Ha? 50 years? Ikaw, Jibril. Allahu Akbar. Ayong ano ang sinabi ng Allah sa suratul Ma'arij? Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi. Ang mga malaika, mga anghel, at si Anghel Gabriel, Jibril, yung kaluluwa, ay aakyat tungo sa Allah. Fi yawmin, sa araw na miqdaruhu, ang katumbas niya ay 50,000 sana. Sa araw ng paghukom, ang katumbas ay 50,000 taon. Isang araw siya, pero yung kanyang katumbas ay 50,000 taon. Ang Allah mismo nang sabi, at mismo din ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Ganong katagal ang Yawmul Qiyamah. Kaya't yung mga tao, sa sobrang tagal ng kanilang paghintay doon, papawisan sila. Bakit sila pagpapawisan? Dahil ilalapit ang Allah yung shams, yung araw. Bikadri mil, o milayn. Nasinlayo ng 1 milya o 2 milya. So, papawisan ng matinding pagpawis at mahirapan ng sobrang hirap yung mga tao doon. Hanggang sa hindi na nila makaya sa sobrang dami ng pawis, yung iba, depende sa kasalanan, mayroong maabutan ng pawis sa kanyang paa, yung iba sa tuhod, yung iba dito sa bewang, yung iba naman dito sa liig, yung iba naman malulunod, at yung iba lalangoy. Na mayroong isang hadith na although daif pero sahih yung makna, na kung ang barko ay paanda rin doon, aandar, lilitaw ang barko sa sobrang dami ng mga pawis ng mga tao, kasi ilang bilyon yung mga tao. Ngayon nga sa current population, 7.7 billion, paano po kaya sa time ni Adam alayhis salam, Adan, hanggang sa last year na, di ba? Or last century, ilang bilyon yung mga tao. Kabilang pa yung Ya'juj at Ma'juj, yung mga apo-apo sa tuhod ni Nuh alayhis salam, Gog-Magog, di ba? Na mas marami pa kaysa sa atin. Subhanallah. So ngayon, dahil sa hirap ng kalagayan, tindi ng mga pangyayari at takot ng mga tao, dahil alam na yung, nila yung mangyayari eh. Doon pa lang sa libingan. Alam na nila kung ano, taga saan sila. Taga impyerno ba o taga Jannah. So sila, pupunta sila kay Adam alayhi salam. Tatanggihan ni Adam. Pagkatapos,
Pupunta sila kay Nuh, tatanggihan ni Nuh yung syafaat. Pupunta na naman sila kay Ibrahim, tatanggihan ni Ibrahim. Hanggang sa pupunta sila kay Musa alayhi salam, tatanggihan ni Musa alayhi salam. Hanggang pupunta sila kay Isa ibn Maryam, Jesucristo na anak ni Maria, at tatanggihan niya. Hanggang sa sasabihin niyang, puntahan ninyo si Muhammad, ang kahuli-ulihang propeta at mensahero ng Panginoong Allah. At sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, ako ang karapat-dapat na magsyafa'ah. Ibig sabihin, hihingi siya ng kapahintulutan sa Allah na siya ay magsyafa'ah. Ano yung syafa'ah na yun? Na bababa na ang Allah upang hatulan na niya ang mga nilikhang ilang libong taon na naghintay. O ilang panahon ang naghintay. Pero yung mga mu'min, yung mga mananampalataya, mga Muslim, na malakas yung kapit na sa kitab at sunnah, hanggang sa kanilang kamatayan, namatay sa tauhid, hindi gumawa ng shirk, kabilang sila sa mga ililigtas ng Allah sa tindi ng mga pangyaring yon. Kaya nga, sa hadith ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, na binanggit natin kanina, mayroong mga pitong mga tao na pasisilungin na Allah sa kanyang silong. Walang ibang silong, maliban sa kanyang silong. Protection yon. Sabaton yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. Yung makatarungang leader pinuno. Binigay niya yung mga karapatan ng kanyang mga nasasakupan. Wala siyang pinipili, walang kinikilingan. Serbisyong totoo lamang. Di totoo yan. Pagdating ng Yawmul Qiyama, kabilang siya sa pangangalagaan ng Allah at hindi siya maapektuhan ng init ng araw o ng anumang mga pinsala doon. Shabu na siya fi ibadatillah. Binatang lumaki sa pagsamba sa Allah. At ano pa yung pangatlo? Rajulani tahaba fillah, ijtama'a alayhi wa tafaraka alayhi. Dalawang magkaibigang mananampalatayang Muslim, nagmahalan alang-alang sa Allah at naghiwalay alang-alang sa Allah. Shabun. Naam. Na, pangalawa yun. Pangatlo. Pang-apat, rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin. Faqala inni akhafullah. Lalaking tinukso ng isang magandang babae. Nagtataglay ng alindog, kagandahan. Ngunit ang kanyang sasabihin ay, sige. Hindi. Ako ay natatakot sa Allah. Sabihin niya, ako ay natatakot sa Allah. Kagaya ni Yusuf alayhi salam. Di ba si Zulaykha? Di ba? Qalat hay talak. Qala ma'adallah. Sabi niya, pakupup ako sa Allah. So sila, yung pitong, yung mga tao na yon ay kabilang sa mga pasisilungin ng Allah sa araw na yon. Saan mangyayari yung syafa'a na yan? Doon sa Ardul Mahshar. Lugar na doon titipunin ng Allah ang lahat ng mga tao mula kayadan hanggang sa kahuli-ulihang tao. Kasi nga, tinawag na yawmul qiyama, yawm araw qiyama ng pagbangon. Saan sila babangon? Saan tayo babangon? Sa ating mga libingan. Yawm yaqumun nasu li rabbil alamin. Pangalawang pangalan ng yawmul qiyama. Kasi ang pangalan ng yawmul qiyama, ang araw ng paghukom, ay mayroon itong more than 80 na mga pangalan. Binanggit ito ni Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na Kitabul Fitan wal Malahim, na doon din siya kinote sa Al-Bidaya wa Nihaya. More than 80 ang pangalan ng yawmul qiyama. Inshallah, kung mayroon pa tayong time, i-remind nyo ako, itakil natin sa mga susunod para makuha natin yung palakas ng iman, malaman natin yung mga katangian ng yawmul qiyama at mga pangalan niya. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Araw na kung saan tatayo ang mga tao sa harap ng Allah. Sa araw ng yawmal hisab, paglilitis. Yawmal fasl, pagbubuklod. Ibubuklod ng Allah yung mga hindi taga-paraiso sa mga taga-paraiso. Subhanallah. Yeah. Pangalawang syafa'a, yan yung unang syafa'a, no? Na special kay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'atul uzma or al-maqamul mahmud, the greatest intercession. Naam. Pangalawa, syafa'a ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagbukas ng pintuan ng Jannah, paraiso, kapag dumating na doon ang mga tao na mananahanan sa paraiso upang sila'y makapasok. Kaya nga sabihin ni Ridwan Khazin al-Jannah, ang pangalan ng malaika o malak, anghel na
na atas ang magbantay sa gate ng Jannah, si Ridwan, bika umirt. Ikaw ang, ako ay inutusan ng Allah para sa iyo na pagbuksan ang pintuang ito ng Jannah. At hindi ko pa ito binuksan before sa iyo. Kaya hindi makakapasok yung mga taga-Jannah sa Jannah kapag hindi nagsyafa'a ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makapasok sila ng Jannah. Kaya napakalaki ng karapatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa atin. Subhanallah. Yan yung pangalawang syafa'a na espesyal lamang kay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na syafa'a ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na espesyal, natatangi lamang sa kanya, ang syafa'a niya sa kanyang tiyuhing si Abu Talib, na iaahon niya ito mula sa kailaliman ng impyerno. At doon ilalagay si Abu Talib sa ibabaw ng Jahannam. Napasusuotin siya ng apoy ng sandalyas, chinelas na yari sa apoy ng impyerno. Kukulo yung kanyang utak, yung ulo doon. Kanyang ulo doon. A'udhu billah. Inaakala niya na siya yung pinaka merong matinding parusa. Siya pala yung pinaka mababang, pinaka magaang parusa sa mga taga-impyerno lahat. Subhanallah. So yung tatlong yan, espesyal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang uri ng syafa'a, ito ay pangkalahatang syafa'a. Syafa'atun ammah. At pasok din dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay para sa propeta, ito ay sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa ilang mga nilikha mula sa umma na ito o mga tagasunod. Sino-sino yung mga magsyafa'a sa umma na ito? Ang mga siddiqin. Ano pa? Siyempre, nangunguna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka yung mga naunang mga propeta alaihi wasallam. Mga syuhada, mga martir sa sabilillah, sa landas ng Allah, jihad. Pang-apat, yung mga salihin, yung mga matutuwid na tao. Ano yung mga kriteriya ng matutuwid na tao? Ano yung dalawang pinaka attribute, katangian na matatawag ang isang taong siya ay salih, matuwid na tao? Ha? Para makapagsyafa'a siya yung mukyam. Multazim sa ibadah, mu'min at saka muslim. Ano pa? Siya, alaykum salam rahmatullah. Siya yung itinayo niya yung hak ng Allah at hak ng mga nalikha. Kasabay ng iman at ikhlas at tamang pagsunod. Naam, yan yung salih. Salih. Naam. Alladhi yaqumu bihaqqillah wa haqqa huquqi ibadihi mukhlishan lillah muttabi'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naam. So yung mga syafa'a na yan na general sa mga tao, either si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ilang pa mga tao, ay marami din. Una, ang syafa'a niya o nila para sa mga nakapasok ng Jahannam o impyerno na mga Muslim dahil sa kanilang mga kasalanang nagawa na hindi na itawba, hindi na ipagbalik loob sa Allah, o di kaya'y namatay sila na hindi nagtawba upang sila'y makalabas doon. Kaya nga sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na syafa'ati li ahli al-kaba'ir fi min ummati. Yung syafa'an niya ay para sa mga mayroong mga malalaking kasalanan mula sa kanyang umma na nakapasok ng Jahannam, na mayroon pang chance na makapasok ng paraiso. A'udhu billah. A'udhu billahi pa rin sa Jahannam. Naam. Pangalawa, ang syafa'a para sa karapat-dapat makapasok ng impyerno upang hindi siya o sila makapasok ng impyerno. Kandidato na siya sa impyerno. Pero magsasyafa'a sa kanyang Nabi sallallahu alaihi wasallam o yung mga may karapatan at
pahintulutan ng Allah at kalulugdang magsyafa'a upang siya ay o sila ay isyafa'a. Allahu Akbar. Masyaallah. So mas mataas yun, no? Kasi imbis na makapasok siya o sila sa impyerno, hindi. Kasi mayroong syafa'a. Masyaallah. Allahu Akbar. Pangatlo, ang syafa'a para sa mga nakapasok ng Jannah, mga taga-Jannah na sila, upang maitaas ang kanilang mga darajat, mga antas doon. Allahu Akbar. Subhanallah. Syafa'an niya sa mga nakapasok sa Jannah, paraiso, para maitaas yung kanilang mga darajat, mga antas nila doon. Ibig sabihin, kung level 1 siya, pwede siyang maitaas sa level 2 o level 3 dahil sa syafa'a ng mga mangsasyafa'a. Allahu Akbar. Ang tanong ngayon, sino yung mga mangsasyafa'a yan, Nasher? Bukod pa sa apat na yun, bukod pa sa mga propeta, mga siddiqin, mga syuhada at mga salihin, magsasyafa'a ang Quran. Kaya nga sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi." Basahin ninyo ang Quran dahil darating ang Quran sa araw ng paghukom na magsyafa'a. Mamamagitan siya sa sino mang mga nakasaulo, nagbabasa at nagsabuhay ng Quran. Iqra'uz Zahrawain fa innahu yatiyani yawm al-qiyamati kadamamatani aw ghayayatin aw fatayrin sawaf yuhajjani an ashabihima iqra'ul bakara fa inna akhdahu barakah wa tarkahu asra wa la tastati'uha al-batala qala ar-rawi ya'ni as-sahara. Basahin ninyo ang suratul bakara at al-imran dahil darating ang dalawang sura na yan, chapter 2 at chapter 3 ng Quran, na mamamagitan, puprotekta, hihingi ng tulong sa Allah upang iligtas yung taong nagbabasa na kasaulo sa kanilang dalawa. Basahin ninyo ang suratul bakara dahil ang pagbabasa ng suratul bakara ay barakah, blessings. At ang pag-iwan ng pagbabasa at pagsaulo ng bakara ay hasrah, kasawian, kapahamakan. Wala tastati'uha al-batal, at hindi ito kaya ng mga saharah, yung mga makukulam, mamababarang, o mayroong mga itim na salamangka o kaalamang itim o lihim na karunungan. So, pang-apat o pang-lima yun na magsyafa'a, pang-anim na magsyafa'a, ha? Kabilang yun sa walad salih, yung mga anak na, anong anak? Anong anak? Ka, ano uri ng anak? Salih, syempre. So kabilang yun sa pang-apat, salihin. Mayroong isang klase ng anak na magsyafa'a din siya, specifically. Ustaz. Gasalam. At yan yung pang ilan yun? Yan yung pang-anim. Yes, yung mga na-abort na mga bata. O di kaya yung mga bata na namatay bago ang age of puberty. Bago sila maging balik akil, bago sila humantong sa wastong edad, namatay sila. Sila ay magsyafa'a yung mukiyama. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum salam. Tinanong siya hindi sa mga kabataang mga Muslim na namatay bago ang puberty. At sinabi niya, sila ay taga-Jannah. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila ay taga-Jannah. At ang mga sahaba radiyallahu anhum, nagtanong, wa awlad al-mushrikina ya Rasulullah, at hingil naman sa mga anak ng mga hindi Muslim, usugo ng Allah, ano naman yung kanilang kalagayan, sitwasyon sa araw ng paghukom? Anong tugon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa awladul mushrikin. At gayon din ang mga anak ng mga hindi Muslim, sila ay papasok sa Jannah, at syempre pwede sila magsyafa'a. Pero pwede ba nang isyafa'a yung kanilang mga magulang o mga ninunong, mga kamag-anak na hindi Muslim? Hindi. Kasi bakit? Hindi napapaloob doon yung tatlo or dalawang kondisyon. Yung even permission ng Allah at yung kanyang kaluburan. Either sa magsyafa'a yung syafi o saka isyasyafa'a, yung mashfu' lahu. Wadih? Na'am. Yan yung pangpito. Pangwalo na magsyafa'a yung Al-Qiyama. Ha? Pangwalo na magsyafa'a yung Al-Qiyama. Al-Ka'bah, Baytullah. Na'am. Magkakaroon siya lisanon yantik.
yashhadu liman qabbalahu lillah khalisan sa hadis o kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam magkakaroon siya ng dila. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kayang gawin ng Allah lahat, wala imposible sa kanya, wala yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama wa bikulli shay'in alim, na sasaksi siya sa lahat ng mga humahalik sa kanya ng ikhlas. Ayda nag-umra, ayda nag-hajj, sunna man yung paghalik sa Kaaba. Magos doon sa Hajar al-Aswad. So magsyafa'a siya. Yun yung pangwalo. Yung pangsyam, pangsyam na magsyafa'a. Pangsyam na magsyafa'a. Ha? Mayroon bang amal salih na magsyafa'a? Specifically? Meron ba sa mga mabubuting gawain ang magsasyafa yawm al-qiyama? Wala. Hmm? Pagbabasa ng Quran, nabanggit na natin. Iqra al-Quran fa innahu yati yawm al-qiyamati syafi' al-ashabi. Fis-sahih. Ha? Ang ano ginagawa ng mga tao sa Ramadan? Yasum, as-sawm, as-siyam. Subhanallah, huwag niyong kalimutan. Idua natin sa Allah na mabutan natin ng Ramadan at tanggap niya yung ating mga Ramadan. Allahumma balig na Ramadan wa taqabbal minna al-Ramadanat al-madhiya. So yun yung pangsyam na magsyafa'a ang raang fasting. Subhanallah. Ano yung pangsampung magsyafa'a? At siya yung last na magsyafa'a sa lahat ng mga magsyafa'a. Sinabi natin na ang magsyafa'a, mga anbiya, wat rusul, Siddiqin, Shuhada, Salihin, Al-Quran, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, Al-Afraq, yung mga batang namatay before the age of puberty, then Al-Kaaba, tapos fasting, siyam, pangsampo, Shafa'atu Arhamir Rahim. Shafa'a ng pinakamamagin, pinakamawain sa lahat ng mga mawain. Kaya nga sabihin ng Allah sa hadith Qudsi, sa muttafaq alayhi hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu at sa kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, na syafa'atil malaikatu wa an-nabiyuna. Tapos na magsyafa'a yung mga malaika at yung mga nabiyuna, baqiyat syafa'ati, at natira na lamang yung aking syafa'a. Fayaqbidu qabadatan minan nar fayudkhiluhum al-jannah min ghairi amalin na'amilu wala khairin qaddamu. Sabi niya, ang natira na lamang ay aking syafa'a, at dadakot ang Allah ng isang dakot doon sa Jannah, at ipapasok sila sa paraiso nang walang anumang kabutihang ginawa, nang walang anumang pagsambang na ginawa nung sila ay nabubuhay pa. Sino kaya sila? Wallahu alam. Inshallah, i-research natin. Pangpitong masala. Adhan muna. Na'am. Adhan muna ya. Adhan muna ya. Ito yung last masyafa'a yawm al-qiyamah. Yung pinakamabiyaya. Tinanong ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kung sino yung pinakamaligayang tao sa syafa'a niya yawm al-qiyamah. Sabi niya, as'adun nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa khalisa min qalbihi aw min nafsihi. Muttafaqun alaihi. Ang pinakamaligayang tao daw sa syafa'a ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay siya na nagsasabing la ilaha illallah na ikhlas bukal sa kanyang kalooban, ay buturan ng kanyang puso ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Kaya nga sa hadith ng syafa'a na napakahaba yun, hadith ni Abu Hurairah, hadith ni Abu Sa'id radiyallahu anhu, pumunta ang mga tabi'in kay Abu Sa'id dahil doon namang mayroong part doon na pinutol ni Abu Hurairah dahil ayaw niyang mag-rely yung mga tao sa la ilaha illallah. Kasi may mga tao hanggang ngayon nagre-rely lang dyan. Di ba't ang syafa'a, magsusujud ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ilalim ng arsh at pupurihin niyang Allah ng mga mahamid, mga papuri-puring mga salita na hindi pa niya alam ngayon at doon lamang ituturo ng Allah sa kanya. Lam tahdurunil an, sabi niya. Tapos sabihin ng Allah sa kanya, ya Muhammad irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Itaas mo ng ulo yung mga Muhammad at ikay humiling, ikay pagbibigyan at ikay magsyafa'a, ikay pahintulutan.
Sabi niya, ummati ummati ya Rasul, ya Rabb. Ang aking umma ya Rabb. Kaya siya ay pahintulutan at pupunta siya sa ngam mga taga Jahannam. Ipapakita yung screen ba? At sabihin ng Allah sa kanya, akhrij man kana fiha adna 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 mithqal dharratin min iman. Panggalin mo doon, ilabas mo doon yung pinakamababa, 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 tatlong beses binanggit niyo yun, na timbangan ng iman na singbigat ng langgam na pinakamaliit. Sa last ng hadith, panggalin mo doon ang nagsasabi ng La ilaha illallah. Pero sabi nga ni Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, nakabilang sa Kibarut Tabi'in, dahil lahat ng mga tao yung nagsasabi ng La ilaha illallah, di ba't susi ng Jannah? Di ba't ang susi ay may mga ngipin? Paano pagbubuksan yung tao kung hindi kompleto yung ngipin ng kanyang susi? So, kailangan ng amal pa rin. Wallahu alam, maaaring yung mga tao na yung nagsabi ng La ilaha illallah, sila yung mga tao na pumanaw nang walang nagawang kabutihan, ngunit namatay sila sa La ilaha illallah at hindi nag-shirk. Pumasok sa Islam, hindi mabot ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, namatay. Walang sujud, walang ruku, walang salah. Di ba may mga ganun? Na'am. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu ala husni istima'ikum wa barakallahu fi a'marina wa akhwalina wa a'malina wa an yarzuqna al-amal as-salih wa nafal Islam muslimin. InsyaAllah bukas, part, anong part na tayo bukas? 12, 13? 13 insyaAllah.